Diba? Sabi nga nila, napaka-elegante daw. So, totoo nga naman, napaka-elegante. Lalo na pag nailagay na natin yung TV console dyan. Oh, ang ginagawa namin dyan, guide lang po yan. Yan ang sikreto. Kung hindi tuwid yung mga code ninyo o kaya mga designs, yan, pwedeng-pwede. Kasi ito, kahit nasabihin mo tuwid yan, ginagawa pa rin namin para hindi pa ulit-ulit yung pagmamasilya. Hindi na kailangan habul-habulin ng habul ng habol. Sige, habol pa hanggang kumapal ng kumapal. Ang hirap magpatuyo. Eh kung lalagyan mo ng ganyan, mas madali. So ito yung naging guide natin. Mapapansin nyo, may guhit na kami. Ayan na yung guhit natin. So yun yung mga kakat ngayon. Ayan, nakasaktong 10 cm po yan. So dito, batak na yan lahat. Grina-grain na lang namin yung mga sidings niya. Then diretso masilya na rin. Puputi na to hanggang bukas. Dito na tayo. So, tara. Kita tayo sa taas. Ayan, magandang umaga sa inyo lahat, mga kamasta. So, dito tayo ngayon. At mag-troubleshoot muna kami para dun sa may quotation. So, kailangan natin mag-troubleshoot bago tayo mag-submit ng quotation natin. Pinalabas ko to sa reels natin nung isang araw. Ito, troubleshoot natin to. Bailawin natin. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kamusta. So, bumalik ako dito para sa troubleshooting bago tayo makapag-submit ng quotation. Alamin muna natin yung problema bago tayo magawa ng bills of materials to us labor. So, ito yung problema. Ayan. So, lumulobo. Ngayon, likod dyan ng shower. So, tingnan natin kung saan tumatagas. Sa shower ba? O kaya naman, sadyang nag-absorb lang ng tubig? O kaya naman yung pipe? Yan, i-check natin. Ayan, kasama natin si Dugs. Ang mahiwagang si Dugs. Ayan, no? Dire-diretso yung pagtutulo ng tubig. So, kita na namin kaagad yung problema. Kasi kahapon, hindi ko na tiningnan. Basta, chinek muna namin kung kailan, kung ano yung mga kailangan i-troubleshoot. So, isa to. Bali, hindi kami yung gumawa po dito, mga kamusta, no? But then, syempre, kailangan nating ayusin kasi gustong maayos ni Mala. Kagaya na itong multi-point. Sayang, dapat nakatago to. Kasi ginagawa natin, kagaya niya, may breaker siya doon. Ginagawa natin yan, nilalagay natin sa ilalim ng mga yan, ng cabinet na yan para nakatago. Pero ito hindi. Tapos tumaliktad pa itong pintuan. Dapat dito. Siguro pwede naman. So, yan talaga. Absorb ng tubig. May tubig sa loob. Kasi tinunek ko, wala naman tagas. Dito sa, dito. Ang problema na yun sa loob. Ayun o. Tingnan nyo naman tong shower nyo. Ito, hindi ako nagkakamali. Yung presyo na ito, 15,000 to 20,000 yan. Yung ganitong klase ng shower. Diba? Pero, kausapin natin sa madam para maayos lahat, para wala silang problema. Ay, hindi sayang. Ay, nanghihinayang siya eh. Ganyan talaga. So, ayusin natin yan. So, propose na rin natin, lipat to. Dito sa part na to kasi siya rin lang magbabagbag yan eh, magagalaw at magagalaw kasi kung makikita nyo talagang tubig talaga ang problema na ito, hindi na to mawawala kung sakali, pero pag trinobleshoot natin, binagbag natin yun, alisin natin yung pipe nun, ayusin, palitan natin ng PPR, mas magiging okay pa. Ayan. So ayan, no? Sa mga hindi nakapanood sa last na vlog natin. Diba? Sabi nga nila, napaka-elegante daw. So, totoo nga naman, napaka-elegante. Lalo na pag nailagay na natin yung TV console dyan. Tignan nyo naman, no? Ipa, sangka pa. So, antayin na lang natin si Madam.
Baba ba tayo? Si boss, oh. So tara, tara muna sa Buliwaw habang naantay natin si Madam kasi nasa bangko pa daw siya. Tara. So andito na tayo. So, andito yung mga electrician natin. Tapos yung painter. So, ayan. Lalatag na nila yung para sa electrical natin sa taas. Tapos ito may pin light tayo dito. Pin light. Tapos dito tatlong pin light. Tapos kung makikita nyo, may guide tayo dito. Tatapusin na lang yung pintura na ito. And ayos na. So, ayan, may blessing din tayo ng susunod pa dito. Ito ang gagawin natin. Hallway. Tapos itong dalawang room. Okay. So, makikita niya sa taas. Nag-wiring sa yung tropa. Ayan. Ayan. So, mga nagsasabi mga kamasan, hindi daw pwedeng tungtungan. Dalawa na po sila. Ilang kilo ka, Michael? 86. Yung isa, 60. Oh, yun yun. Nagda-diet ka na. Kung napapansin nyo ito mga kamusta yung guide natin, balikan natin to. Ito kasi mga kamusta, syempre may mga designs na tayo ngayon na mga uso o kaya naman pinapauso na ngayon, syempre gusto rin natin sumunod sa mga ganong uri ng mga design nyo na ating mga tahanan. Syempre meron tayong mga sinusunod din na mga proseso para mapanatili o kaya naman mapalabas natin yung ganda ng ating mga designs ng ating mga bahay, lalo na sa kisame. Kasi isa sa mga magpapaganda talaga sa loob ng inyong mga tahanan mga kamusta, syempre yung kisame. Kasi minsan, ito rin yung nagiging basehan kung ano yung estado mo sa buhay. Ito man, aminin natin o hindi, totoo po yun. So dito, itong paraan namin na ito mga kamusta, kung napapansin nyo yung metal paring na yan, or I mean, carrying channel na yan, kasi pwede kang gumamit ng metal paring o kaya carrying channel o kaya something na bakal na tuwid o kaya naman medyo may katigasan. Kasi syempre kailangan mong kunin yung guide na ito. So ang ginagawa namin dyan, nagkakaroon kami ng guide para kahit na sabihin mo na hindi maganda yung pagkakalatag ng board o kaya hindi pantay-pantay, sabihin na natin na kasi lahat naman ng trabaho, given na given yan na walang 100% mga kamasta na masasabi mo na lahat ng trabaho okay ka agad. So meron at meron talaga. May mga imperfection talaga na kailangan mong ayusin mga kamasta. So kung may papansin nyo yan, ayan, konting idea lang yan na pwede nyong gamitin din sa inyong pagmamasilya, pagpipintura ng inyong mga kisame. So maliban kung curb yan, so medyo mahirap. Pero pagdating sa mga tuwid na part, kasi ang tuwid kasi pansin na pansin mo kaagad yan eh, lalo-lalo na to hallway, di ba? Pagka sa hallway, mapapansin mo yan kung merong imperfection. So hindi mo yan may tatago, lalo-lalo na kung mga light colors yung gagamitin mo. It's either white or mga ash gray, metal ash, parang ganon. So parang mga magagaan na kulay na kung saan mapapansin mo kaagad yung imperfection ng bawat mga designs na ginagawa mo. So, ang ginagawa namin dyan, guide lang po yan. Yan ang sikreto. Kung hindi tuwid yung mga cove ninyo o kaya mga designs, yan, pwedeng-pwede. Kasi ito, kahit nasabihin mo tuwid yan, ginagawa pa rin namin para hindi pa ulit-ulit yung pagmamasilya. Hindi na kailangan habul-habulin ng habul ng habul. Sige, habul pa hanggang kumapal ng kumapal. Ang hirap magpatuyo. Eh kung lalagyan mo ng ganyan, mas madali. Diba? So dito naman, nagbubutas na sila ng pin light. Ayan, pinalipat ko. Kasi kailangan nating ilipat yung pin light. Gawa nga nung nagkamali si bro. Ayan, no? Pumuputi ka talaga sa pagdating sa camera, no? So, kung napapansin nyo doon, malayo kasi. Kung ito yung una niyang butas, wala na siya paglalagyan dito sa kabila. So, hindi siya equal. Ngayon, ginawa ko, pinapasok natin, then doon natin siya kukunin yung sukat niya. Ano, so, natakpan na natin. Eh, mapapanood nyo sa reels yan kung paano natin siya tinakpan. Okay. So,
kapit na lang sila ng mga wires. Tapos ilaw na kaagad. So yung mga pin light natin, ito siya. Hindi ko alam kung tricolor yan, nakalimutan ko. Tricolor ata. Yung kinuha natin. Okay, so kabit na sila ng pin lights, mga kamasta. Then diretso na yan. Tapos ito yung mga guide na lang natin. Okay. Balik tayo sa bagahabag at meron na si Madam. At kunin natin yung plano para sa quotation. So tara, mga kamasta. Okay, tara. Meretso na ako dito sa bahay. Eto, nakaprepare na ako kasi mag-overnight tayo sa Santa Fe. So, nakischedule tayo mag-overnight ngayon doon at magpapa-overtime tayo, mga kamasta, no? Pero bago yon, kakain muna kami sa labas. Salo-salo muna kaming mag-iina. Eh, si misis ko sumasayo. Aka na yung kumot. Pinapalayas na ako ni mami. Aka na. May kumot na ako. So, maprepare ako ngayon na pupunta. Okay? So mamaya pa kasabay natin si Dagol. So kain muna kami. Oh, huwag kayong papasok dyan. Tara. Baby. Oh, dito na lang tayo. So, kumain na nga kami. And si Nicole, classmate ni Sayla. Si Sayla hindi pa tapos kumain. Si Sayla dyan naman. Okay na. Dito kami kumakain sa kaibigan ni Dila Mrs. Reconet Cafe. Dito kasi masarap kumain ng kare-kare. Bali yung may-ari kasi doon, mga kapasta, kaibigan na namin ni Mrs. Yeah, barkada namin. Hindi naman siya yung barkada, kundi syempre. Basta, yun na yun. Kaya kapatan dito kami kumakain. Tsaka tahimik. Kaya yung mga gustong pumunta dito na kumain. Ito. Nicole. Bakit padami ang mayo, mama? So tara. Tingatid ko na rin sila. At pupunta na ako magbibigay. Sila nagkakat. So ito na, mga kamasta, no? Ayan, no? So ito mamaya malalatagan na to. Tapos ito tinatapos na lang din namin yung sidings na ito. Then okay na. At dito sa may round drop ceiling with coke, mga kamasta. So ayan, magkakat na tayo mamaya dito pag natapos lang nila doon sa part na yan. So, pwede na nating katingan yun mamaya para makita na yung bilog niya. Tapos, dito sa mga rooms, ayos na din. Ito, pwede na itong patakan ng buo. Tapos, yung nandito, yan, nakapag
start na kami. Magpintura tsaka magmasilya. ANB na lang kami. Ginagawa na namin ngayon, kukunin natin yung para dun sa 10cm niya, mga kamasta, no? Bali, ang ginawa namin, eto, may nilagay kaming carrying channel dito sa gitna. Tapos kukunin natin yung pinaka middle point na ito, at yun ang magiging guide natin, mga kamasta, para dun sa center niya. Kung ilan yung 10cm o kaya paano tayo magkakat ngayon dito. Kasi kung makikita nyo, ayan, makikita nyo. So buo-buo pa lang yan. Minsan lang tayo magkakat ng para sa 10cm nya. So ito yung naging guide natin. So, napapansin nyo, may guhit na kami. Ayan na yung guhit natin. So yun yung mga kakat ngayon. Ayan, nakasaktong 10cm po yan. Wala dito sa may partition nya. So habang gumagawa yung tropa, ako nag-ayos ako ng mga gamit kasi may mga nasisira. Yun talaga. So ayos muna tayo dito. So nakapaglatag na rin kami dito. Iwan muna natin tong part na to kasi dito dadaan yung electrician natin, yung mga linya niya. Dito, ayan, nakapag-design na rin kami. Tapos nakapaglatag na sila doon ng cord niya. So dito, batak na yan lahat. Grinagrain na lang namin yung mga sidings niya, then diretso masilya na rin. Puputi na to hanggang bukas. Tapos ganun din dito, magpra-primer na rin tayo dito. Kasi nalason na to eh. Nalagyan na ng masonry neutralizer. So bukas na bukas, eto. Marami na itong matatapos, mga kamasta niya. Natapos na naman ng isang araw, mga kamasta. So hindi muna kami mag-overtime ngayon at kulang yung ilaw. Bukas na lang at agahan na lang namin. So dito tayo mamamalagi. So magkakaroon tayo ng panibagong vlog. Continuity ng vlog natin ngayon. At yan. Okay. Bukas na. Bukas ulit. Mga kamasta, hanggang dito na lang din ulit yung mga video natin. So hopefully nakapagbigay idea kami, nakapagbigay idea ang tropa, nakapagbigay idea ako sa simpleng pamamaraan natin sa ating paggawa, mga kamasta. So kahit na magde-daily vlog tayo, ayan, may mga kaakabay yan na mga, o kaya may kaakibat yan na tip at saka tutorial sa ating paggawa, mga kamasta. So hanggang dito na lang yung video natin. Muli na mamaalam kami sa araw na to. At mamaya, kung sakali man yung mga shoutout natin, siguro sa bandang huli na itong video na to. Mag-ingat po yung lahat. God bless everyone. Bye!